Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Verando. Taong 1970, Imelda, isla ng dinagat. Hindi na bago para kay Verando ang makakita ng taong pinaparusahan ng kanyang mga magulang. Magmula noong pagkabata niya, marami na siyang karumal-dumal na pangyayaring nasaksihan. Isa na rito kung papaano magpalipad ng sakit yung tatay niya at kung papaano yun humuli ng kaluluwa ng tao para ikulong sa garapon. Masama man o mabuti, wala yung pakialam. Basta ang nais nito, lahat ng kontra sa kanilang pamilya hangad nitong mawala. Mahirap ang sabihin pero dahil sa mga taong pinatay nito, naabot nila ang ganoong sitwasyon. Sa paglipas pa ng mga panahon, naging lapitin na sila ng mga taong walang ibang hangad sa buhay, kundi ang makapaghigante sa mga kapwa nilang nakagawa sa kanila ng masama. Hindi naman ito tinatanggihan ng mga magulang niya, basta ba'y sapat ang bayad nito sa kanila. Subalit sa paglipas pa ng mga buwan na ganon at ganon ang ginagawa nito, unti-unti na silang nakakatanggap ng mga banta. Yung iba, hangad na iurong ang sakit na pinakawala nila, samantala ang iilan naman, pinagbantaan sila na kapag mahuli ang kanilang wisyo ng mga hininga nito ng tulong na albularyo, hindi na sila bibigyan ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Subalit sa kabila ng mga bantang yon, nagpatuloy pa rin ang gawain ng kanyang ama. Hindi naman ito kayang pigilan ni Verando sa kadahilan ng lahat ng pasya nito na susunod sa kanilang pamamahay. Ang inisip na lamang niya, ano man ang mangyari dito, wala na siyang magagawa. Itong mga panahong ito, nagkaroon ng isang parokyano ang ama ni Verando na galing pang San Jose. Napakalayo ng nilakbay nito para lamang makita sila ng personal. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang napagtanto ng kanyang ama, isang malaking problema ang hinahangad nitong masolusyonan. Kung bakit yon nagsakripisyo ng ganun. Sa mga unang araw ng kanilang pag-uusap, inilahad ng manlalakbay na hangad nitong mapaslang ang panganay sa kanilang magkakapatid. Bukod kasi sa yon ang nasusunod, ito din ang itinalaga ng kanilang mga magulang na magmana ng halos kalahati sa kanilang mga ari-arian. Dagdag pa nito na hindi yon makakapayag ng ganon dahil sa pare-parehas lang naman silang anak ng mga magulang nila. Ang ikinagagalit pa ng parokyano ng kanyang ama ay yung tipo ng ugaling meron yung panganay nila. Matapos namang marinig ng ama ni Verando ang mga hinaing nito, agad naman yung kumuha ng iilang pagmamay-ari ng kapatid nito. Alam mo naman kung ano mga kailangan ko, hindi ba? May dala ka na ba? Seryosong tanong ng kanyang ama sa lalaki. Pagkarinig naman ng parokyanong yon sa sinabi nito, agad naman itong inilabas ang damit ng kanyang kapatid, kalakip ang mga buhok nito. Matapos nun, dahan-dahan niya yung iniusog papalapit sa ama ni Verando upang ipakita kung yun na ba ang mga bagay na hinahanap nito. Yan lang ang nakuha ko eh. Pero yung damit na yan, di pa yan nalabhan. Sana naman sapat na yan. Malayo dito ang San Jose. Hindi ko alam kung kailan na naman ako makakabalik dito sa pamamahay ninyo. Wika nito, matapos naman itong ipakita ang mga gamit na kanyang dala. Nang marinig naman yon ang ama ni Verando,
Napangiti lang naman ito habang dahan-dahang hinahawakan ang mga pagmamay-aring gamit ng kanyang biktima. Maya-maya pa, mahinaho naman itong inabisuhan ng parokyano niya na maghintay lang ng ilang oras. Dahil sa sinabi nito, agad namang sinamahan ni Verando ang lalaki para makapagpahangin yon sa labas. Sa kanilang pag-uusap, inilahad niya rito na matagal na yung ginagawa ng kanyang ama. Wala rin yung dapat na ipag-alala sa kadahilan ng niminsan wala pang nakatakas sa abilidad nito. Dahil sa sinabi ni Verando, napangiti lang naman ang lalaki habang sumasagot sa kanya ng, "Sana nga makaya ng tatay mo. Alam mo, marami na akong nilapitan. Pero lahat yun walang nagawa sa kapatid ko. Di ko alam pero sabi ng tsuhin ko, may kaluluwa ng isang babaylan na gumagabay dito. Yun ang sumasalo ng lahat ng sakit na ibinabato dito. Kung talagang makapangyarihan ng tatay mo, alam na niya kung anong dapat niyang gawin." Matapos naman itong makapagwika, agad naman yung tumayo habang nagpapaalam sa kanya na pupunta yon sa baryo. Inabisuhan din siya nitong babalik na lamang yun ang hapon, kaya mas mainam na gawin na lamang din niya ang kanyang trabaho. Nang marinig naman yon ni Verando, wala naman siyang nagawa kundi ang hayaan ito. Akala niya, isang pangkaraniwang araw lamang yon sa kanya, pero kinahapunan, pagpasok niya sa silid ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang madatnan niya yung nangingisay habang kalong-kalong yon ng kanyang inang pahikbing umiiyak. Bago pa man niya mahawakan ang kamay nito, bigla naman siya noong natigilan nang mapansin niyang naghihingalo na pala yung tatay niya. Sa isang isap mata, tuluyan na ngang kumalas sa mismong katawan nito ang buhay ng kanyang ama. Paglupay-pay naman ang kamay nito sa lupa, halos hindi na mawari ni Verando kung ano ang kanyang gagawin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bigla na lamang bumuka ang bibig nito kung saan doon lumabas ang isang kulay itim na pugita. Hindi niya mawari kung anong nilalang na yon. Pero paglapat ng katawan nito sa sahig ng bahay nila, agad din naman yung namatay. Dahil sa pangyayaring yon, galit naman niyang hinintay ang parokyano nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na yon bumalik pa. Nang mailibing na nila ang kanyang ama, labis-labis naman ang kanilang paghihinagpis ukol sa pagkawala nito. Sila Verando kasi noon, aminadong hindi sanay na wala sa kanilang tabi ang kanilang padre de pamilya. Gayunpaman, kahit mahirap, kinakailangan pa rin nilang magpatuloy alang-alang sa mga buhay nila. Sa paglipas pa ng mga araw, namuhay sa galit itong si Verando. Kagaya ng kanyang ama, tinahak din niya ang daan ng isang mangkukulam. Bagaman hindi niya alam kung ano nagudyok sa kanyang gawin ito, iisa lang ang pumasok sa kanyang wisyo at yon ay paghihigante. Paghihigante sa taong nanloko sa kanilang ama. Buwan pa noon ang lumipas, inakala ng mga kababaryo nila natuluyan na ngang naputol ang dugo ng isang mangkukulam sa kanilang pamilya. Subalit, lingid sa kaalaman ng mga ito, napalihim palang nagsasanay si Verando gamit ang isang naiwang karunungan ng tatay niya. Hindi naglaon, lumawak na rin ang husto ang kanyang kaalaman hanggang sa tuluyan na niyang nakuha ang gabay ng kanyang ama. Ayon kay Verando na,
isang itim na kaluluwa ng sinaunang mangkukulam ang nagsisilbi nitong proteksyon at tagapayo. Lahat ng kaalamang nakuha niya sa libretang naiwan nito, tangan din ang nilalang na yon. Dagdag pa niya na, bagaman parang pangkaraniwang tao lang ang mga itsura nito, hindi yon dapat na maliitin dahil kagaya ng aswang, kayang-kaya din itong magpalit ng anyo. Mariinding inilahad ni Verando na sa tanang buhay niya, yon ang kauna-unahang pagkakataon na makakita siya ng ganoong mangkukulam na merong katangi-tanging abilidad. Base rin sa kanyang salaysay, inabot pa siya ng 2 taon para lamang makuha ang buong kakayahan nito. Nang dumating na rin sa puntong nagkaisa na silang 2, doon na siya nagpasya na umpisahan ang kanyang paghihigante laban sa nilalang na pumatay sa kanyang ama. 2 taon ang lumipas. Sa mismong taong ito, ganap ng isang mangkukulam si Verando. Gamit ang kanyang mga kamay, meron na siyang mangilan-ngilang tao na nailibing sa lupa. 3 rito, pawang mga albularyo, habang ang iba naman, mga taong nag-argabyado sa kanyang ama noong mga panahong nasa kasagsagan pa sila ng pagluluksa. 2 sa ayaw noon ng nanay niya na matulad siya sa sinapit ng kanyang ama, araw-araw paulit-ulit siya nitong pinapaalalahanan ukol sa mga bagay na kanyang dapat gawin. Dagdag pa nito na, kung kaya niyang iwan ang karunungang yon, mas maganda. Ang nais kasi nitong mangyari, tuluyan ang putulin ang anumang ugnaya ng kanilang pamilya sa namayapa niyang ama. Subalit, nang marinig naman ito ni Verando, mariin naman niya yung tinutulan. Pagpupumilit niya sa kanyang ina, na yun na lamang ang naiwang alaala nito sa kanila, kaya sa ayaw man ito at sa gusto, itutuloy niya ang nais niyang mangyari. Isang hapon, habang wala naman silang ginagawa, may dumating na isang lalaki sa kanilang tahanan. Pagpasok nito, agad naman yung nasipat ni Verando kung kaya't dali-dali niya yung tinawag. Pagkarinig naman ng lalaking yon sa kanyang tinig, agad naman yung lumapit sa kanya habang seryosong nagtatanong ng, "Kayo ho ba si Manoy Verando?" "Oh, ako nga. Anong kailangan mo?" Sagot naman niya rito. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad ang tungkol sa mga pangitain itong merong kaugnayan sa kanya. Dagdag pa nito, yon ang kanyang dahilan kung bakit niya hinanap ang tahanan ni Verando. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman niya mawari kung ano ang nais ilahad ng lalaking yon. Sa isip-isip niya, maliban sa pagsasanay, wala naman siyang ibang ginawang bagay. Ngunit, sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na ang mismong gabay pala ng kanyang ama ang nagkusang humingi ng tulong sa mga katulad nilang mangkukulam na tahimik na naninirahan sa mga karatig baryo. Ayon pa sa lalaking yun na, sa mga susunod pang araw, darating ang iilan pa nilang mga kauri para pag-usapan ang tungkol sa plano niya. "Alam mo, Manoy Verando, ilang araw kong tiniis ang pagtawag ng gabay mo, pero habang tumatagal, ako lang naman itong nahihirapan. Ngayong nandito na ako, ano ba talaga ang ipapagawa mo? May maitutulong ba kami dyan? Sabihin mo lang para matapos na ang lahat ng to." Wika nito sa kanya, matapos naman itong mailahad ang rason ng kanyang pagbisita. Nang marinig naman ni Verando ang sinabi nito, taimtim naman niyang tinawag ang kanyang gabay
na ilang taon nang nanananahan sa kanyang katawan. Paglitaw naman ito sa kanyang isipan, agad naman yung nangausap sa kanyang wisyo. Ayon sa nilalang na yon, makupad gumawa ng plano itong si Verando, kaya ito na ang humanap ng paraan para makahingi ng tulong sa iba pang mga mangkukulam. Dagdag pa nito na, kapag dumating na ang ilan pa nilang mga kasama, mas mainam na gawin na niya ang mga bagay na naiisip niya. Mariin din itong inilahad sa kanya na hanggat buhay ang taong pumatay sa kanyang ama, hindi yun matatahimik. Huwag mo sanang kakalimutan, Verando, ang dahilan kung bakit nasa iyo ako. Wala kong ibang hangad kundi ang kumante. Kaya kita tinulungan dahil alam kong balang araw ikaw ang papatay sa taong yun. Ihanda mo na ang sarili mo. Tapos na ang ating pagsasanay. Panahon na para tayo naman ang gumalaw. Wika ng nilalang sa kanyang isipan. Dahil sa sinabi nito, wala nang ang nagawa si Verando kundi ilahad ang mga bagay na nais niyang gawin. Nang marinig naman yon ang lalaki, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon sa nais niyang mangyari. Ayon pa dito na, kung yun lamang ang paraan para matahimik sila, gagawin nila ito. Ilang araw pa ang lumipas, paisa-isa nang nagsidatingan ang iilan pa sa mga makakasama nila. Sa kabuuan, umabot sa 8 ang bilang ng mga mangkukulam na nagpasyang tumulong. Upang makilala na rin nila ang bawat isa, hanggat hindi pa sila naglalakbay, nagdesisyon si Verando na sa bahay muna nila patuloyin ang mga ito. Hindi naman yon tinutulan ng mga kasama niya. Gawa ng pagdating nito sa pamamahay niya, meron na itong mga dalang gamit. Sa kasagsaga ng kanilang pagpaplano, isang bagay lang ang naging mahirap para sa kanila at yon ay kung saan sila mag-uumpisang maghanap pagdating nila sa lugar ng San Jose. Dahil sa palaisipang yon, kahit wala silang kaide-ideya sa lugar, nagpumilit pa rin silang ituloy ang kanilang mga napag-usapan. Sa pagsapit ng araw ng kanilang pag-alis, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, kasalukuyan ang umuusad ang kanilang pangkat. Ganun naman kasi talaga noong mga panahong yon. Kapag may lakad ka, kailangan mo itong umpisahan nang hindi pa sumisikat ang araw. Kinahapunan, malapit nang sumapit ang takip silim, subalit patuloy pa rin ang kanilang pangkat sa paglalakad. Milya-milya na ang layo nila sa kanilang pinanggalingan, pero hindi pa rin nila natatanaw ang lugar ng San Jose. Sa pagkakatanda niya, inabot sila ng 3 araw kakalakad, marating lamang ang lugar. Marami rin silang nakasalubong sa daan, kagaya ng mga galang hayop, kalakip ang iilang malalakas na pag-ulan. Gayunpaman, nanatiling hindi natitinag ang kanilang grupo buhat sa pagnanais nilang matapos ang misyong yon. Sa pagdating naman nila sa bayan ng San Jose, walang ibang bumungad sa kanila kundi ang napakaraming taong naninirahan sa lugar. Bawat isa sa mga ito, abalang-abala sa kanilang mga negosyo. Medyo marami na rin ang bahay sa lugar na yon, kaya halos panghinaan sila ng loob kung saang parte sila mag-uumpisa sa paghahanap. Makalipas pa ang ilang oras, kakatanong at kakatanong nila Verando, itinuro sila ng mga taga-baryo sa isang maliit na burol sa dulong parte nito. Ayon sa kwento ng mga taong yon, na ang panauhing kanilang hinahanap
ay maaaring naninirahan sa lugar. Kalimitan kasi sa mga taong naninirahan sa San Jose na merong karunungan pagdating sa lihim na aral, hindi naninirahan sa sentro ng baryo. Dahil sa sinabi nito, agad naman nilang tinahak ang daan hanggang sa hindi naglaon, doon na nga sila nakasilay ng isang maliit na burol na mayroong barong-barong sa paanan nito. May nasipat din sila doong usok, kaya na may inaasahan nila na mayroong tao sa loob nito. Maya-maya pa, kampante naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa narating na nga nila ang pintuan ng bakuran ng bahay na yon. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinawag ang mga tao sa loob nito para magawa nitong malaman ang kanilang pagdayo. Maya-maya pa, bahagya naman silang napatahimik matapos nilang marinig ang tinig ng isang matanda na nagsasabi ng, "Sino ba yan? Sandali lang, palabas na ako." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbungad naman sa kanila ng isang matandang uugod-ugod na. Wala rin yung kasama sa bahay nito, at sa estado ng taong yon, parang hirap na yon sa buhay. Pagsilay naman ito kay Verando, gumisi lang naman yon habang masayang nagwiwika sa kanya ng, "Oh, ikaw pala. Matagal na kitang hinihintay, iho. Pasok ka. Alam ko ang pakay mo. Gusto mo bang pag-usapan muna natin ito?" Dahil sa sinabi ng matanda, halos hindi naman siya makapaniwala. Kung hindi siya nagkakamali, yon ang unang pagkakataon na makita niya ito. Dala ng labis na pagtataka at pagkagulat, inakala niya na ang taong yon ay lalaking humingi ng tulong sa kanila ilang taon na ang nakakaraan. Pero base sa tanda nito, medyo nagdadalawang isip siya na maaaring hindi yon ang taong tinutukoy niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, tahimik naman silang pumasok sa loob ng bahay nito para makipag-usap. Sa pag-upo naman nila sa harapan ng matanda, minabuti naman itong magpaalam sa kanila para kumuha ng merienda. Pagbalik nito, meron na yung daladalang kape, kalakip ang iilang mga tinapay na nabili nito sa bayan. Pag-abot naman doon nila Verando, agad naman nila yung ininom maliban sa isa nilang kasama. Kampante sila noong pagbigyan ng nais ng matanda, gawa ng ang buong akala nila, isa lamang yung pangkaraniwang tao na nagawang madaanan ng pangitaing ikinalat ng kanyang gabay sa kabuuan ng dinagat. Sa kanilang pag-uusap, mariin namang inilahad ng matandang yan ang tungkol sa nais nitong paghingi ng tawad sa kanya. Ayon dito, hindi niya kasalanang namatay ang ama nito, kung kaya't hanggat hindi pa sila nagkakasakitan, mas mainam na magkapatawaran na lamang. Dagdag pa ng matanda na, ilang taon na din niyang hinintay ang pagkakataong yon upang ilahad ang kanyang mga rason at hinaing. "Tayong lahat, biktima lamang ng kapatid ko. Alam ko kung ano ang ipinunta niyo rito. Nais niyong kunin ang buhay ko, hindi ba? Pero hindi yan maaari. Kagaya niyo, marami rin akong iniisip na maiiwan. Ganito na lang, umalis kayo ng mapayapa at kakalimutan ko naman ang inyong pagpunta. Simpleng usapan, hindi ba? Pero maililigtas niyan ang maraming buhay." Wika ng matanda sa kanya. Nang marinig naman ni Verando ang sinabi nito, bigla namang nag-init ang kanyang ulo, gawa ng sa isip-isip niya, wala sa posisyon ng matandang yun para magsalita ng ganon.
Naniniwala rin siya na sa dami nilang dumayo, paniguradong wala itong panama sa kanilang puwersa. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob na sumagot, naiirita naman siyang nagwika sa matanda nang, "Huwag mo naman kaming maliitin. Tsaka akala mo ba, ganyan lang yan kadali? Taon ang inihanda ko para sa pagkakataong ito. Hindi mo kayang bayaran ng ginugol kong oras. Marating lamang ang sitwasyong ito. Sige ho, mauna na kami. Magandang araw sa inyo." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dali-dali naman nilang pagtalikod sa matandang yon. Kinahapunan, minabuti nilang gumawa ng mapagpapalipasan ng magdamag sa labas ng baryo nang sa gayoy maging madali ang epekto ng ritual na kanilang gagawin. Sa pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, paisa-isa nang naghahanda ang mga kasama noon ni Verando. Lahat sila walang ibang ginawa kundi ang umambag sa isang malaking ritual ng pangungulam para lamang sa matandang yon. Habang unti-unting lumalalim noon ang gabi, dahan-dahan ding binabalot ang buong paligid ng isang nakakapangilabot na ritual. Akala nila na sa pamamagitan ng ginawa nila maililibing nila sa lupa ang matanda, pero nagkamali sila. Sa pagtungtong kasi ng alas 9 ng gabi, nang akmang papatapos na sila sa ritual, meron silang narinig na kakaibang huni sa labas ng kanilang pinagpapahingahan. Dahil sa alam nilang aswang ang nilalang na yon, agad naman niya itong ipinahanap sa kanyang kasama pero hindi na yon nakabalik pa. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilabasa naman nila Verando, doon tumambad sa kanila ang isang matanda na naglalakad ng patuwad. Sa ibabaw nito naroon ang isang kaluluwa na pinaghihinalaan naman nilang gabay nitong babaylan. Pagsilay naman sa kanila ng matanda, walang habas naman sila nitong sinunggaban na siyang naging sanhi upang lahat ng kanilang depensa sa katawan ay magkapira-piraso. Kahit anumang bakod at puder ang itapat nila rito, kusa yung gumuguho buhat sa presensya ng gabay nito. Sa puntong yon, nang makaramdam ng takot sila Verando, dali-dali naman silang nagsitakbuhan, ngunit naging huli na ang lahat. Bago pa man kasi siya makalayo, nagawa na siyang malapa ng nilalang na yon. Yung gabay ng kanyang ama, kusa ding nalusaw sa gabay nitong babaylan. Maya-maya pa, nang unti-unti nang nawawala ng lakas itong si Verando, agad naman siyang kinaladkad ng nilalang patungo sa kasama niyang tulalang nakahandusay sa lupa. Pagbagsak naman ito sa katawan niyang malapit ng mamatay, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanyang kasama na hindi nito ginalaw. "Ikaw ang hindi uminom ng kape kanina sa bahay ko. Bueno, wala ka namang ginawa. Pagbibigyan kitang mabuhay sa ngayon. Ikalat mo sa mga kauri mo ang nangyari kay Verando at sa inyong grupo. Huwag ka na rin babalik dito. Dahil sa oras na natunugan kitang muli, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang mga mahal mo sa buhay." Wika ng matanda sa lalaking yon. Matapos naman itong makapagsalita, pwersahan naman itong hinila ang kaluluwa ng babaylang balot na balot ng kadena sa buong katawan. Paglaho naman ito, agad namang sumuot ang nilalang na yon sa talahiban hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, dala ng takot ng lalaki, pilit yung nagpakalayo sa San Jose kahit 10 oras pa ng gabi. Sa pagbalik nito sa kanilang baryo,
lahat ng karunungang tinatangan nito, pilit niyang kinalas sa kanyang katawan. Yung mga nangyari kasi noon sa kanilang grupo, sapat ng basihan para sa kanya upang talikuran ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ilang dekada pa ang lumipas. Tuwang-tuwang ikinukwento ng lalaking yon sa kanyang mga kakilala na kaya hanggang ngayon ay buhay pa siya ay dahil hindi niya ginawa ang pag-inom sa alok na kape ng matanda. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe ang astig nito. Alam niyo 'yon na parang nung sa simula hanggang gitna pinakikinggan ko, sabi ko parang boring naman ito. Kasi namatay kaagad yung tatay ni Verando eh. Tapos siya nag-aral siya ng sobrang bilis na panahon. Well, taon pa rin naman 'yon. Pero kasi nga sa tulong ng gabay ng tatay niya na isang mangkukulam, eh mapapabilis ang lahat ng proseso. Siguro may ipinasa rin tong Bertud na hindi na lang sinabi kung ano, 'di ba? So kaya ako naangasan sa kwento kasi out of nowhere, yung pag-inom ng kape. Hindi ko inaasahan yun. Ine-expect ko nga, parang wala lang yun eh. O parang tulong pa sa kanila yun eh. Pero nung sinabi ng matanda na kalaban pala siya, siya yung pumatay sa tatay ni Verando, dun ako nagulat. Diba? Tapos akala ko ordinaryong mangkukulam, pero hindi. Aswang pala to na merong gabay ng kaluluwa ng babaylan. Sobrang lakas nito. Kaya pala wala pang isang araw yung tatay ni Verando patay na kaagad eh. Diba? So para sa akin tong kwento na to nakaka-amaze. Tsaka ang daming puzzle, alam niyo yun, na malalaman mo lang kapag pinakinggan mo ng buo. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.